Ang makikita nating larawan ngayon ay ang mga sirenang di umanoy na tagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo tulad ng Egypt at Hawaii. Pero ang malaking katanungan, totoo nga ba ang mga ito? At totoo nga bang nag-e-exist ang mga sirena? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta? Magandang araw! Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. At kung first time mo ba lang, well, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-subscribe na ito. Please support Filipino vloggers. At sa araw na ito, isa na namang napaka-exciting na kwento ang ating pag-uusapan. Ito ay ang patungkol sa mga sirena o mga mermaid. Totoo nga bang nag-i-exist ang mga ito? Alam niyo ba na ang konsepto ng sirena ay pinaniniwalaan ng iba't ibang lahi sa mundo mula sa mga matatalinong tao sa Europa, sa Afrika hanggang sa Asia. At dahil maraming ang tao ang naniniwala rito, posible na ito ay nag-exist noong unang panahon o di kaya posible rin na ito ay patuloy pa rin na nag-e-exist sa ating panahon. Nagmula ang paniniwala sa mga sirena sa Greek mythology. Pero alam nyo ba na noong una ay hindi kalahating tao at kalahating isda ang pinaniniwalaang sirena, kundi kalahating tao at kalahating ibon. Nagsimula ang pagbabago o shifting ng paniniwala ng Greek mythology sa sirena noong Hellenistic period, mula sa kalahating tao at kalahating ibon papunta sa kalahating tao at kalahating isda. Maging noong unang panahon, during the Babylonian period, meron ng mga nakitang ebidensya tungkol sa paniniwala sa mga sirena. At ito ay natagpuan sa mga nahukay ng Mesopotamian artwork. Noong 1078 AD, itinayo sa England ang Durham Castle. At dito matatagpuan rin ang paglalarawan ng sirena sa kanilang mga artwork. Halos buong Europa ay naniniwala sa konsepto ng sirena, mula sa Eastern Europe papunta sa Western Europe. At sa Ottoman Greece naman, merong sabi-sabi na di umano ang kapatid ni Alexander the Great ay hindi namatay kundi naging sirena. At meron namang tinatawag na Rosalkas sa Eastern Europe. Tulad ng mga sirena, ang mga Rosalkas rin ay matatagpuan sa ilalim ng mga tubig. Pero sila ay madalas na makikita sa mga ilog at mga lawa. Pinaniniwalaang mapanganib ang mga Rosalkas at madalas nilang naging biktima ay mga lalaki. Well, ganito ang kanilang estratehiyang ginagawa. Magpapanggap silang napakagandang babae. Tapos tatawagin nila sa pangalan mismo ang lalaking kanilang gustong bibiktimahin. At kapag nakuha na nila ang loob ng lalaki, tsaka nila ito lulunurin sa tubig hanggang sa mamatay. Medyo horror mga Evadpups. Pero pinaniniwalaan na kaya naging ganoon ang mga Rosalkas dahil sila ay pinatay o di kaya sila mismo ay nagpakamatay. Well, maging ang mga Chinese ay naniniwala rin dito at ito ay matatagpuan sa kanilang mythology. Isang librong isinulat noong 1730 sa China ang nagtalakay patungkol sa dalawang sirenang natagpuan sa dagat. As in, totoong sirena. Isang lalaki di umano ang nakatagpo ng sirena at ito ay kanyang hinuli. At tinawag niyang si Woman. Hindi niya pinaliwanag at diniscribe kung meron bang buntot ng isda ang naturang sirena. Basta sinabi lamang niya na ang kanyang nahuli ay katulad at kamukhang kamuka nating mga tao. Pero ang kaibahan lamang, binabalot ang kanyang katawan ng kanyang buhok na iba't iba ang kulay. At eto raw ay hindi marunong magsalita. Dinala ng lalaki ang babae o pinaghinala ang sirena sa kanyang bahay at eto ay kanyang pinakasalan. At namatay ang lalaki at ang sirena ay bumalik sa karagatan kung saan ito natagpuan ng naturang lalaki. Sa pangalawang istorya naman, nakakita di umano ang mga manlalakbay sa dagat ng isang babaeng nakahiga sa baybayin. At eto ay kanilang agad na
binuntahan. Sa kanilang paglapit, nagulat sila sa kanilang nakita dahil kakaiba ang mga kamay at paa ng babae. Parang katulad nito, mga evaders. Naisip ng mga taong ito na baka sirena ang babae, kaya ito ay kanilang pinakawalan sa dagat. Well, kung ikaw ay nahihirapan na paniwalaan ang kwentong iyon, hindi ka nag-iisa, mga evaders. Ako rin ay nahihirapang paniwalaan yon. Pero baka maaring maniwala ka na sa ating susunod na kwento dahil ito ay galing mismo sa Korea. Kaway-kaway naman sa mga K-pop lovers dyan at Korean drama fan. Ayon sa Yuyadam or Unofficial Histories of Korea, merong isang mayor na ang pangalan ay Kim Dam-reong ang nagligtas ng 4 na sirena mula sa mga mangingisda. Nakahuli kasi ng 4 na sirena ang mga mangingisda. Pero hindi sang-ayon ang mayor ng kanilang lugar patungkol rito. Kaya nagdesisyon ang mayor na ibalik sa dagat ang mga sirena at ito ay pakawalan. At hindi lamang Korea kundi pati ang Japan naniniwala rin sa konsepto ng sirena. Ito ay tinatawag nilang human fish. At ito naman ang paglalarawan noong 1805 ng mga Japanese patungkol sa sirena. Mukhang nakakatakot ang itsura, mga evaders, dahil mukhang ulo lamang ang tao at may sungay pa ito. At ang mga natirang bahagi ng katawan ay puro isda na. Dito naman sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang version at entry kapag sirena ang usapan. Well, sa Pangasinan, merong tinatawag na binalatungan mermaid. Siya ay isang reyna ng karagatan na nagpakasal sa isang mortal na maginoong palasipas at sila ang naghari sa sangkatauhan sa mga lumipas na panahon. Naniniwala naman ang mga Ilocano na kaya dumami ang mga sirena dahil nagpakasal ang kauna-unahang sirena sa hari o diyos ng mga tubig na si Litaw. Hindi natin maitatanggi na marami talaga ang naniniwala sa mga sirena. Kaya balik tayo sa ating katanungan, totoo nga bang nag-e-exist ang mga ito? Well, bago natin sagutin ang katanungan na yan, ay tignan muna nating mabuti ang larawang ito. Kapansin-pansin na mukhang itsurang sirena talaga ang nasa larawan at hindi natin iyon maitatanggi. Pero alam nyo ba na ito lamang ay isang sculpture na gawa ng isang sikat na artist na ginamit sa pelikulang Pirates of the Caribbean? At maaaring yung iba pang mga larawang kumakalat sa internet na di umano'y mga sirena ay maaaring inedit lamang o di kaya gawa lang din ng mga artist. And in my own opinion, maaaring hindi nag-e-exist ang mga mermaid o mga sirena. Maaaring ito lamang ay product ng human imagination o ng mga artist. Sa aking palagay, maaaring ang senaryo noong unang panahon, nakita ang mga tao ng painting ng mga sirena at akala nila na totoong nag-e-exist ang mga nilalang na iyon at nilagay nila sa kanilang utak, ginawa ng kwento hanggang sa ito ay nagpasalin-salin na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hanggang sa ito ay naging isang legend at maaaring ang legend na ito ay nakabase lamang sa produkto ng imahinasyon ng tao o ng art. Well, kung kayo naman ang tatanungin, mga evaders, anong masasabi niyo patungkol sa sirena? Naniniwala ba kayo rito? Please comment down below. O di kaya nakita ka na ng sirena? Please share your experience below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si EVADPUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!